Good morning, friends. May gagawin tayong concert amplifier EP502B. May power pero walang sounds, sabi na mayari. Ito. May power nga, oh. Mayroon tayong input. Yung channel ko rin, baka ma-ano tayo, eh. Mayari tayo ng YouTube, eh. Gumamit tayo ng iba. So, try natin yung play. Ayun. Wala nga sounds. Perfect, tinanggal natin to, meron naman. Umutok daw, tapos wala ng power. Oh, yan. Oh. Umutok na. Pag yun, wala. Wala yung sounds, oh. Pag tinanggal natin to. Saan na natin oh, yan? Oh, may sounds. Busan na natin. Sana magawa pa natin, eh. Galing na to ng iba. Dalawang beses na. Oh, yan. Bukas na. Mukhang marami ng dugtong-dugtong, ah. Yo. Linisin ko muna, sobrang dumi. Lasin muna natin para ma-check. Shorted na power transistor. Dalawa. To, ulitin natin. Ayun, sagad. Magkabila. Shorted din. Are. Oo. Hindi naman siya short. Oo. Dumating na po yung ating parts. Ito yung luma. So, i-check natin. Anong pinag-iba? Dito tayo sa X1 or R1. Dito tayo sa ito ay B778. Yan yung luma. Yun. Shorted, oh. Magkabila. Mayroong deflection yung meter natin. Ito yung bago. Yun. Wala. Ilagay natin sa tamang bias. Oh. Yun. Dito lang siya. Hindi siya nag sagad. Wala. Ito, magkabila. Ay, meron. To pag binaliktad ko to ay dapat wala, oh, yun, wala. Kabila, baliktad, meron. Check natin tong sira, oh, sagad tong sa hindi baliktad. Wala. Baliktad ito, meron. Wala. Ito, meron. Sabihin, internally short na sila. Lahat ng junction may dikit, short na. Ito naman yung D998. Ito yung NPN niya. So, ito yung buo. Yan. Yan ang reading. Pag binaliktad, yan wala. Itong isa baliktad, meron. Baliktaran, meron. At dito sa
junction ng collector at emitter, short. Ayun, sagad. Kabila. So, hindi makita masyado yung number kasi yan yung mark ng original. Malabo yung kanyang marking. Itong mga China, ito ang liwanag ng mark. Pero yun ang sikreto noon, yung malabo, yun ang original. Huwag kalimutan lagyan ng silicone. Para ma-absorb agad ng init. Tamang higpit lang. Check muna natin, baka mamaya nabali nung sira nung ating binend. Ayan, okay naman siya. Okay, good. Hinanga na natin. Putulan na natin konti yan pagkatapos. Na-check ko na rin yung mga hinang tsaka yung ibang parts. At meron ding sumabog, meron ding nasirang fuse dito. Kita rin tayong basag na potentiometer sa ilalim, kaya backlash lahat, oh, pati front panel. 50 kilo ohms. Dito, katabi ng eco. Diyan yan, naka-position. Ayan, napalitan natin itong warak. Ito yung kanyang kabahagi. I-re-remount na natin sa casing niya. Susukatan na natin yung bias niya. Kailan, makakuha tayo dito ng 0.3 to 0.5. Hindi masyadong lumayo dyan. Bias kung diba yung yun, 0.4. Ayan yung bagong kabit natin. Negative 0.4. So, ayos na ayos. So, normal yung bias natin. Okay, tayo ng new junction box. Nakita natin yung mga wirings. Okay, dito tapos na. Nakasarado na kasi nandito na rin si Kuya. Kinimis niya na rin yung wall. Hello, hi Kuya! Hello. Tapos, ito. Kinimisin na rin lang daw yun. I-finishin na rin yung ano na yun, yung wall na yan, yung mini project. Ayan, success! Na. Ayan, gumagala na yung ginawa. Yun o. Oh. Ito. Saan? Lakasan ko. Oo. Oh. Nilagyan natin para makita na na talagang umaandar yung speaker natin. Ito yung connection natin. Ito pa yung another happy customer. Gumagana na yung salamat sa pananood. Sira naman yung room number 1. Nandiyan. Alam. Alam.